sombrero room. So kung wala naman sasakyan, so magji-jeep or UV Express. Tapos bababa kayo sa Onciano Hospital. Tapos from there, pwede na kayo mag-tricycle papunta sa site. Nasa Long Ortigas Avenue na tayo sa Cainta area. So, overview lang sa ating project. Ang Medori Terraces nga pala, isang condominium project. So, pero unlike sa ibang condominium project na located sa Metro Manila, itong condominium ng Medori Terraces ay malapit sa nature. So, ang total lot area nga pala sa ng Medori Terraces ay 4 hectares. So, sa 4 hectares na yon, magtatayo ng 77 buildings. So, ang ating buildings nga pala, itong maganda sa Medori Terraces kasi kapag sinabing condominium, di ba? So, mga high rise, so mga 15 floors pataas, 12 to 15 floors tapos pataas. So, dito, kakaiba siya kasi sa isang building, 3-story lang siya. Tapos yung 3-story na yon meron lang 6 na units. So, ganun lang siya kaliit. Tapos, unlike din sa ibang condominium units, yung iba, separate pa ang payment or separate pa ang parkings. Dito sa ano, dito sa Medori Terraces, may mga allocated na free parking. First come, first serve. So, yun ang maganda. Ngayon, tayo ay nasa Tikling Taytay na. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pwede kayong dumaan sa Cabrera Road. So, ayun. Sa right side, ayan yung mga pa-Cabrera Road. Iikot doon. Yung mga pa-Cabrera Road, mag-u-turn doon papunta. Tapos, liliko siya papunta. Liliko siya doon sa may Jollibee area. Pero ngayon, dito muna tayo dadaan sa dinadaanan ng UV at mga jeep. Ngayon, nasa Antipolo area na tayo. Malapit na tayo sa Onciano Hospital. Actually, nasa Onciano Hospital na siya. Harap siya ng McDo. Tapos kakanan tayo dyan. Yan po yung Onciano. Ayan. Onciano Hospital. So, dito po kayo bababa kung naka-jeep or UV. Tapos yung kantong yan. Ayan. Dyan lang kayo. Liliko. Or pupunta. Tapos pwede na sumakay ng mga tricycles. Marami naman tricycles sa area. So, ayan. Liliko na tayo. So, ang road na to ay Marigman. Marigman Road. So, dire-diretso lang tayo. Tapos, sa bandang dulo, or hindi naman super dulo, liliko tayo sa kanan, papunta sa project. So, ayun nga, balik tayo dun sa pinag-usapan natin. Ang mga buildings dito sa Medori Terraces ay unlike sa ibang project sa Metro Manila. So, low-rise lang siya. 3-story lang per building. Tapos, yung 3-story na yon, meron lang 6 units. So, kada floor, dalawa lang na unit owners or unit ang meron. So, very low density siya. Hindi talaga siya yung condo na crowded. Tapos, sa buong project, na hahati siya sa iba't ibang zone. So, may regular zone, merong clubhouse zone. Ito yung mga project or mga units na malapit sa clubhouse. Tapos, merong Central Park zone. Tapos, merong forest zone. Ito yung sa forest zone. Ito talaga yung area na close ka sa maraming puno. Kasi hindi sisirain ng developer ang orientation or talagang yung nature. Kasi yun yung binibenta nila yung close to nature. Kaya meron siyang zone na forest zone. Tapos meron din tayong hilltop zone. So yung word itself, hilltop, ito yung pinakamataas. Guys, pag nasa ano nga pala, pag sa Marigman or sa Cabrera, dyan ang labas natin. Sa lubong sa area na to. Tapos, lumagpas ka na. Ayan, lumagpas tayo ng konti. Liliko na lang tayo. U-turn na lang tayo. So, ayan, liliko tayo sa kanan. So, kasi lumagpas lang tayo ng konti. So, liliko tayo dito. Ang palatandaan natin dito ay itong mega fuel na gas station.
So liliko tayo dito. Tayo pupunta sa project. So balik tayo sa pinag-uusapan natin. So hilltop zone, meron tayong hilltop zone. Sa ngayon hindi pa siya open. Ang mga naka-open pa lang yung mga regular zone at yung mga clubhouse zone. Ang pinakamura dito ay yung mga regular zone. So as of now, nasa under ano pa lang siya, under land development. Ginagawa na rin yung ano niya, pinaka-clubhouse. So ang kagandahan sa clubhouse niya, guys, naka-overlooking, tapos mayroon siyang view deck. So nature na nature talaga. Kapasok mo tayo sa project. So ayan, nakikita nyo. Very nature pa siya. So ngayon, pupunta tayo sa model unit. Ayan o. Very nature talaga siya. Ayan o. So ayan, ito yung in-developed na area. Hindi talaga i-cut down yung mga trees completely. So kung bet nyo na condominium living near the nature, ito na yon. Midori Terraces na ang para sa inyo. Tayo, akit tayo. So ayan na ang ating project, yung sinasabi ko na nature siya, very nature. Ayan, kagandahan po ang project na to ay located lang at the back of URS Antipolo. So ayan po yung blue na bubong, yan po ay URS. Bago natin pasukin yung ating model unit, ipapakita ko muna yung pinaka subdivision plan or development plan niya. So sinasabi ko kanina, iba-iba yung zone na meron dito sa ating Medore Residences. Meron tayong regular zone. Yung regular zone natin, ayan yung mga color yellow. Ayan yan siya. Tapos meron din sa baba. Tapos meron din tayong clubhouse zone. Ayan. Konti lang. Clubhouse zone. Ayan yung red. Tapos yung Central Park zone. Ayan yung pinakamalaking space. Ayan, malaking space. Andi dyan yung vegetable garden, gazebo, at saka yung outdoor grill. So yung hilltop at saka yung forest zone, ito siya sa may function hall. As of now, hindi pa siya naka-open. Ang naka-open ngayon ay ang regular na zone at yung clubhouse zone. Yan ba yung mga naka-open for sale ngayon. So, ayun guys, ang kagandahan dito, ang kanyang amenities, ayan siya, may clubhouse at the hilltop. So, ngayon ginagawa na yung clubhouse na yun. Meron siyang view deck, hindi pa natin mapupuntahan. Tapos meron siyang playground at gazebo. Tapos may function hall. Kung mapapansin ninyo, wala tayong pool area. Kasi instead of pool area, ang pinalit ng ating developer, itong vegetable garden. Pero yung vegetable garden na yan, walang itatanim ang developer niyan. Kasi ang magtatanim ay yung mga unit owners kapag nalipatan or na-turnover na itong project natin. So guys, pasukin natin yung ating model unit ng Medore Terraces. So sa ating mga turnover unit, pwede kayong pumili ng mga inner or end unit. So ito na siya pagpasok mo. Ito na yung pinaka living area. Tapos 2-bedroom siya. Ito yung one, ito yung first bedroom. Tapos yung second bedroom ay nakaharap doon sa building. So ayan, second bedroom meron siyang dalawang, kapag end unit, dalawa ang window ng bedroom. Kapag inner unit, isa lang. Okay? So ayan siya. Tapos may isang common area. May common area. Tapos ito yung sinasabi ko. So ito pala yung kitchen niya. Ayan, tapos ito yung sinasabi ko na may patio. So yung patio na to, open space siya sa pinaka-open space siya sa ano sa unit. Kapag end unit, ayan sinasabi ko, kapag end unit, dalawa ang opening. Pero kapag inner unit, ito lang. So isa lang yung opening. So itong patio na to, pwede mong i-convert into utility area, mga extension ng ano mo, extension ng kitchen or lutuan, or gagawin mong
tambayan or gagawin mong grill area mo na personal or gagawin mong labahan. So, yan. Pero hindi siya po pwedeng gagawing or hindi siya po pwedeng i-convert into bedroom 3 kasi hindi siya allowed. So, ayan lang ang po pwede niyang gawin. So, ang maganda dito, ayan siya. Malaki siya. Ang area nito ay kasing laki lang din ng bedroom. Kung gaano kalaki yung mga bedroom, so, same lang din yung laki ng ating patio. Actually, malaki siya. Pwede siyang family room or yung mga chill room lang, chill area ng family. So, ayan. Diba? Tapos, pag dungaw mo, nature yung inyong dudungawan. So, ngayon kasi hindi pa naka-develop ang area. Pero once na-develop na ito, so, hindi naman yan puputulin lahat yung puno. Mas madami pa rin yung open space kaysa buildings. Ganon siya ka-airy, ganon siya ka-nature. Maririnig nyo pa din yung mga huni ng ibon, yung mga kuliglig paggabi, yung lamig ng antipolo, mararamdaman nyo pa din kahit may mga buildings na nakatayo. Ayan, nakaikot na tayo sa ating Midori model unit. So, sa mga interested na mag-view or mag-reserve, ayan, mag-message lang kayo directly sa akin or sa number ko. Then, mag-schedule tayo. Bibigyan ko muna kayo ng sample computation. Tapos, kung interested at okay naman sa inyo yung area at yung project, so, ayan, mag-schedule tayo ng viewing. So, kagandahan dito, guys, ha, pwede sa foreigners. Kung may mga AFAM kayo dyan, ayan, pwede sa mga AFAM ninyo. Ayan, nature. Very nature. Ayan lang. See you.